Ang YTX daw ay para sa Pilipino, sabi ni Yamaha. Alamin natin kung ano meron dito. Base sa akin na research kay Google, ang fuel consumption daw nito ay 60 km per liter. Sobrang tipid nito, lalo na kung gagamitin mo pang hanap buhay. Tahimik at mababa ang vibration ng makina, sabi ni Yamaha. 125cc daw para mas malakas ang arangkada. Dahil sa mas magandang liwanag ng kanyang headlight, mas makikita mo ang iyong daraanan. Euro 3 compliant kaya matipid na sa gasolina, maganda pa sa kalikasan. Di mo na kailangan bumili pa ng extra suspension kung bibigyan mo ito ng sidecar dahil meron na itong apat na suspension. Meron din itong starter button para sa madaling pag-start ng makina at kung malubat ka man, meron pa din itong kickstarter. Ang footrest nito ay napaka-komportable sa inyong backride dahil sobrang lapad mapasidecar man yan o single. Meron din itong passing light na kung gusto mong mag-overtake ay makakapagbigay ka ng signal sa kasalubong mong sasakyan. Para sa kanyang installment, ang SRP po ng YTX, 52,900 pesos. Ang kanya pong down payment, 2,500 pesos. Para po sa kanyang 3 years, 2,680 na may rebate na 270. Para sa kanyang 2 years, 3,345 na may rebate na 140 pesos. Para sa kanyang 18 months, meron siyang 4,045. May rebate po siyang 130 pesos. Dito lang po yan sa may Zone Angeles Santo Domingo. Dumako tayo sa kanyang specs, engine type, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, cylinder arrangement, single cylinder, displacement, 125cc, bore and stroke, 52.4mm by 57.9mm, compression ratio, 10.0:1, maximum horsepower, 6.0 kilowatt at 7,000 rev per minute, maximum torque, 10.2 newton meter of torque at 4,500 rev per minute, starting system, electric starter and a kick starter, lubrication system, wet sump, engine oil capacity, 1.10 liters, fuel system, carburetor lang po to, clutch type, wet, multiple disc, transmission type, constant mesh, 4-speed, frame type, diamond, front suspension, telescopic fork, rear suspension, swing arm, front tire at rear tire niya po ay same size na 3.0 by 17 tube type po yan. Ang kanya pong preno sa harapan at sa likuran is mechanical leading drum brake. Overall length 2040mm, overall width 700mm, overall height 1070mm, seat height 800mm, wheelbase 1265mm, minimum ground clearance 170mm. Wet weight po kasama ang kanyang langis at ang kanyang full tank is 114kg, fuel tank capacity 7.6 liters. Sup mga soy, kasama natin si Aldrin Mercado, sales supervisor ng Revzone Angeles. Ibablog natin itong YTX 125. Let's go. Ito ang YTX 125 ng Yamaha. Business type nilang motor to. Nakita natin dito sa kanyang front, bulb type lang yan. At meron siya dito parang park light. Dito medyo matte ang finish ng kanyang fender. Yung suspension niya, okay naman. Di siya ganun kakapalan. May naka-imbose ditong Yamaha. Di siya natatanggal, naka-screw siya. Bulb type ang kanyang signal light. Spoke type ang kanyang wheels. Yung style ng gulong niya, halos same ng mga pampasada dati. Ang tatak ng kanyang gulong is MVP Star Japan. Ang size 3.00. Ito ang kanyang drum brake. Kung adjust nyo, dito lang yan. Ito, may busina siya dito. Napakalaki. Oh. Ito ang kanyang makina. Yung cambio pala nito guys, pag ano, palikod siya. Nakasanitize sa parap. Ito, palikod lahat. Pagbawas, parap. Pagdating dito sa kanyang panel gauge, analog siya. Yun, may odometer. Speedometer. Wala siyang fuel gauge. Meron siyang neutral indicator, signal light, at high beam. May passing light pa siya dito sa kaliwa. High beam, low beam, turn signal left, right, busina. May choke din siya dito pag hard starting. Napakalambot ang clutch niya. Ito yung side mirror niya. Okay din quality. Kagandahan nito, meron siyang starter button. Tapered siya, butterfly yung dating. Ito yung susian niya. Yung lock niya, dito rin yan. Yun. Ito plastic lang to. May black siya dito. Ito parang stainless. Bubuksan mo. Ito lang naman. Tatanggal siya, so hindi siya naka-fix. Tapos may nakalagay ditong Super Gas Saver YTX 125. Ito yung kickstarter niya. Drum brake to. Medyo matte yung finish ng kanyang butso. Alalaki ng kanyang putpeg. Ayan, oh. Suspension niya nakalagay na double shock agad. Kung sa sidecar mo to, okay na okay. At kagandahan, meron na siyang heat guard. Meron na rin siyang reflector dito mga soy. Tail light, bulb type pa rin pares yan. Signal light. Pagdating sa upuan, okay din. Napakalambot. Ito yung grab bar niya sa inyong likuran. Napakalaki. Kung lalagay mong box, pwedeng-pwede. Side stand niya. Wala siyang kill switch. Sa likuran niya, ang size naman, 3.0 rin by 17, MVP star din yung tatak. Drum brake lang yung preno niya sa likuran, eto. At dito na namin tatapusin ang vlog dito about sa YTX 125. Kasama ko, syempre, si Aldrin Mercado, sales supervisor ng Revzone. Ingat kayo, RS!